descubrís. Sudah mencoba menggelikan akalmu. Akalmu juga tanya mungkin kita. Akalmu mau tanya ke dalam pang. Akalmu mau tanya ke dalam pang. Aku menikah. Oh, senaman. Senaman tuh. Perisang. Anong nangyari, Inay? Bakit kayo nagbalik dito nang hindi pa magaling si Marisa? Kasi sabi... Ano ho, Inay? Kailangan ko ho ng sagot! Oh, bakit hindi ka magsalita, Minda? Di ba maliwanag ang billing ko sa'yo? Hindi kayo uuwi hanggat hindi magaling si Marisa? Bakit hindi ka sumunod? Kasi... Ayos na naman siya nung umalis kami sa Amerika eh. Nakakausap ko na nga siya eh. Ano ho nangyari, Nay? Ewan ko. Bigla na namang natulala eh. Huwag niyo muna ipasok yan! Bakit? Dahil palpak ka! At dahil hindi pa magaling si Marisa, babalik kayo ng Amerika bukas na bukas din! Hindi naaalis si Marisa. Pero Leo... Ayoko, ate. Tito ang asawa ko. Hindi ka naaalis. Dito ka na lang sa tabi ko. Alam kong gagaling ka dahil mahal na mahal kita. Dahil kailangan kita. Dahil kailangan ka ng anak mo. Bumalik ka na sa amin, Marisa. Parang awa mo na. Matagal na namin hinintay na marinig uli ang boses mo. Dito. Ako? Galing po ba kayo sa loob? Oo. Ano kasi, kinausap po ang Tito Leo mo. Bakit po? Sabi niya kasi masarap daw yung ice cream ko. Kaya gusto niya umorder para sa inyo. Talaga po? Sikreto lang nating dalawa to, ha? Bakit po? Kasi ayaw niya yung pagsabi sa inyo to eh. Gusto niya surprise niya to para sa inyo. Eh, magagalit siya sa akin kapag nalaman niya sinabi ko sa iyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po yun sasabihin kahit kanino. Talaga? Opo. Huwag mo na nga akong gatungan! Ang sinasabi ko lang naman ay palpak ang plano mo. Nagpapatawa ka ba? Kahit kailan, hindi mo malpak si Katrina! Sigurado ka. Leche! Tita Katrina, bakit po?
Wala, Ella. Nag-uusap lang kami ng Tito Rolly mo. Sige na, Rolly. Saka na tayo mag-usap. O, Ella. Bakit parang hindi ka mapakali? Dumating na po bang nanay? Oo. Dumating si Marisa. Talaga po? Bakit po? Wala, Ella. Natatakot lang ako. Saan po? Sabi ko nga kay Rolly, ngayong nandito na ang mami mo, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi ko po kayo maintindihan. Kasi Ella, baka hindi mo na ako pansinin eh. Baka ayaw mo na sa akin. Bakit po? Ang bait-bait niyo naman po eh. Hindi mo akong kakalimutan? Hindi mo ako ipagpapalit? Hindi po. Promise? Opo, nag-iisa lang po kayo eh. Bakit tulala at saka hindi nagsasalita? Ang alam ko, nagpunta siya sa Amerika para magpagamot eh. Ang alin? Hindi ko alam. Baliw yung nanay ni Ella? Rina, huwag kang magsasalita ng ganyan. Eh, yun po yung madalas na naririnig ko sa mga katulong eh. At saka isang beses, narinig ko rin po yun kay Tita Katrina. Hindi naman siguro. Baka dati ganun siya. Pero di ba nanggaling siya sa Amerika? Baka nagpagaling na siya dun. Ate Jenny, paano kung hindi? Huwag naman sana, Marie. Kawawa naman si Ella. Ngayon na nga lang niya makikita yung nanay niya. Tapos baliw pa ito. Welcome home, Marisa. Magsisimula na naman tayo ng laro natin. At tulad ng dati, ikaw pa rin ang taya. Maghanda ka na. Dahil magsisimula na naman ang kalbaryo mo. Ate? Parang narinig ito na yung salita. Wala yun. Pinagdasal ko lang si Marisa. Ang sabi ko, Lord, pagalingin mo na si Marisa, ang bait-bait niyang asawa. Salamat, ate. Wala yun. Mabahinga ka na. Pagod ka rin, hindi ba? Peste! Wala sa loob naman siya ng mga papeles. Baka, huwag kang maingay. Gusto mo pa marinig tayo ng mga bantay sa labas, ha? At malindikan pa tayong dalawa.
Mas mabuti kang malaman nila nandito ako eh. Para sabihin nila kay Katrina na buhay pa ako. Na hindi nila ako napatay. Na kahit anong oras ay maniningil ako sa kanya. Eh, nasisiraan ka na rin pala talaga ng ulo eh. Ano naman mapapala mo? Ha? At may panlaban ka ba kay Katrina? Papatayin ka lang nun at madadamay mo pa ako. Talaga naman damay ka noompe. Simula na sumama ka sa akin, damay ka na sa lahat ng problema ko. Kaya nga talagang dapat tayong mag-isip eh. Matalino si Katrina. Pero hindi dahil matalino siya, eh matatalo niya tayo. May magagawa pa tayo. Huwag ka lang maingat. Pero, uy, malayo na narating natin, Dolpo. Ngayon pa ba tayo papalpak? Saka baka nakakalimutan mo. Hindi na lang pera lang ang gumagalaw sa atin. Alam ko. Akala ba nakakalimutan kong ginawa sa akin ang hayop na Katrinang yan? Sheila, hindi. Kahit kailan hindi ko makakalimutan yan. Bawat oras, bawat minuto, naiisip ko. Isang araw ay luluto na siya sa harapan ko. Hahalikan niya ang maduming palad ko. Hihingi ng tawad. Magmamakaawa. Pero tatawa na lang ako. Tatawa na lang ako ng tatawa. Gising ka pa. Daddy Leo? May problema ka ba? Kamusta na po, Mami? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ito. Masakit man, kaya lang. May sakit pa rin siya eh. Pwede ko po ba siyang makita? Hindi ko alam. Po? Natatakot kasi ako na baka hindi ka niya makilala. Bakit po? Yung kasi ang sakit niya. Karoon siya ng diferensya sa pag-iisip niya. Lagi na lang siyang tulala. Kasalanan ko po ba kung bakit po siya nagkasakit? Sana sumama na lang ako sa inyo dati. And sana wala sakit ang mami niya yun. At sana magkasama na kami ngayon. Walang may kasalanan. Siguro talagang plano lang talaga ng Diyos. Siguro talagang nakatakda na yun. Eh, hindi ko alam. Pero ang alam ko, kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, may kahulugan. May rason. May patutunguhan. Kaya lang minsan ay kailangan nating hanapin kung ano. Ano ng plano mo? Ngayon dumating na si Marisa. Kailangan bang may magbago sa pagdating ng isang baliw? Paano kayo ni Leo? Tandaan mo, nandyan na ang asawa niya.
dumating na ang totoong may karapatan. Ang dami mong tanong. Dahil marami kang dapat sagutin. Para ano? Para saan? Para matauhan ka. Eto na naman tayo. Di ba ilang beses kong sinabi sa'yo, wala sa isip ko mga bagay na yan? Kung wala ako sa isip mo, sino? Si Marisa. Akala ko ba hindi ka natatago sa baliw na yun? Baliw nga siya, pero siya pa rin ang ina ni Ella. Ano ang plano mo? Hindi pwede magkalapit si Ella at Marisa. Sisiguraduhin ko sa'yo habang nabubuhay ako. Hindi sila pwede magkasama mag-ina. Hindi pwedeng mabuo ang pamilya nila. Wala. No. Inumin mo muna ito. Ate Jenny, pwede ba akong magtanong? Bakit naman hindi? Ate Jenny, di ba may ibang tatay si Ella? Ang alam ko. Bakit? Eh, kasi nakalagay dun sa ano, na... Yung ano kasi, yung... Ano? Ano ba pinagsasasabi mo? Wala, Ate Jenny, wala. Rina, meron ka bang itinatago sa akin? Eh, kasi Ate Jenny, yung... Ate Jenny, salamat. Sana ako yung papakilala sa'yo. Marisa. Ang anak mo si Ella.